Magandang araw! For today's video ay magbaliktanaw po tayo sa nakaraan. Ginawa ko po ang video na to noong taong 2010 upang ipakita ko po sa inyo ang isa sa mga kalaysayan. At ito nga po ang history ng Spanish Galleon noon. At kung ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao sa Pilipinas. Naalala ko lang po habang po kami kumakain sa isang fast food dito sa Japan, habang nakatitig ako sa isang wallpaper nila dito, naalala ko ang kwento nito at gusto kong i-share sa inyo itong aking nakita at nahawakan ko na mismo ng aktwal. At nagbalik na ako sa nakaraan. Ito ang kasaysayan ng lumang barko ng Spanish Galleon. At ito rin ang kamukha ng sinakyan ni Ferdinand Magellan noong sakupin ng Spain ang Pilipinas. Panoorin niyo po ang aking kwento. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ang pagbabalik ng lumang barko. Ito po ang replika ng Galleon Andalusia ay nagbabalik sa Pilipinas sa pagdiriwang ng Dia del Galleon, 200 taong mahigit na ang nakakaraan. Naglayag ang mga kasila sa panahong Galleon noon upang ipagbalik ang mga kalakal na ginagawang Global Port ang Manila. At ang Spain naman ay kailangan isang galleon para maihatid ang putok nito para magpagbalitan ng kalakal. Ang Andalusia ay eksaktong kopya ng isang ika-17 siglo na Spanish Galleon ay dumaong sa Pier 13 ng South Harbor sa Manila. October 7, taong 2010, dumalo ang galleon sa bansa paglipas ng 200 taong mula na mabot ito ang huling sinaunang barkong pangangalakal, na kung saan ang Pilipinas ang sentro ng pangangalakal sa silangan. Ito'y bahagi ng unang International Dia del Galleon Festival na gumugulita sa paglalakbay ng mga Manila galleon sakay ng sinaunang barko. Ang 30 tripulanteng Kastila na suot ang magkatulad na asul na kameseta at ang naglalakihang ngiti para sa masasayang sumasalubong sa kanila. Pagkatapos doon ay natapos ang kolonisasyon, ay bumalik ang mga Espanyol, hindi bilang mananakop kundi bilang mga tagahanga. Alam niyo ba na walang makina ang barko na siya sa kanila? Kundi ang gamit nila ay ang lakas ng hangin. Ito ang ginagamit ng mga tripulante sa paglalayag mula sa Spain at tumunto sa Shanghai, China, Hong Kong, bago ito dumating sa Pilipinas. Ito ang saad na isa nilang crew. Hong Kong, Manila is very hard. It's very hard for the wind and the sea is continue in the opposite direction. Mm-hmm. And this vessel sail in very good condition when the wind is from the back. At dahil dito, pumunta rin po dito ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang sina Vice President Gijomar Binay. Ano ang senyo na tamimi ngayon? At kabilang po ang iba pang mga opisyal ng National Commission for Culture and the Arts. At pumunta rin po si Manila Mayor Alfredo Lim at mga diplomats nito para i-welcome nila ang mga Spanish crew ng Andalusia sa Pier 13 sa South Harbor, Manila. Ang Dia del Galleon Festival Director Cecilia Lito de Alvarez ay inaanyayahan ang mga Pilipino na pumunta dito para makita at malaman, lalo na sa mga bagong nasyon, ang kasaysayan ng Spanish Galleon. The Galleon is like a living museum and it's open up to the night for having performances. As a matter of fact, on the 8th, which is the Dia del Galleon declared day, there is going to be an enshrinement of Our Lady of Peace and Good Voyage from Antipolo, which will be presided by the Cardinal and the Bishop, Bishop Gabriel Reyes. And it's going to join the Lady of Hope from Seville, that is really the patron saint for seafaring. So, you can see right away the exchange. Ako bilang naka-experience at nakapunta dito, ang masasabi ko sa Spanish Galleon, tuloy pong nakakamanga at maswerte pa akong nakatapak sa barko na sinaunang panahon. At nakakabilib po na nakarating ito sa iba't ibang panig ng mundo kahit na ito ay kahoy lang. At ibinahagi din ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ng Manila ang kanilang mga salubin pagkatapos bumisita sa Galleon. As a student of the modern year, parang ano, exciting na makita siya. Yun, hindi na mahalaga siya kasi concrete siya. So mas concrete, mas maiintindihan namin siya ng mabuti. At saka pag nahahawakan namin siya at nakikita kesa sa yung mga ini-imagine lang namin kung ano yung
itsura ng galleon. Parang ako nasa past. Kasi nga po, di ba, yung unang panahon may galleon. Parang po yun yung nakakalala ko. Laging bagay po ng galleon para sa amin. Kasi nga, kumbaga dagdag kaalaman na rin po tungkol sa galleon. At saka po, siguro kung wala yung galleon, hindi tayo makakapag-ikipag-ugnayan sa mga ibang bansa. Halika't akatin natin ang barko. Makikita dito ang magandang interior nito na parang moving museum. Dito makikita ang mga kagabitan pandagat, mga showcase, gaya ng mga memorabilia. At ipinapakita din nila dito ang kagabitan noong unang siglo. Ito ang patingaw. Ginagamit nila ito kapag dumaong na ang barko sa pantalan. Ito naman ang mga kanyon, chamber, living room ng sinaunang barko. At may pang iba. At isa rin itong tourist attraction. At minsan mo lang makikita at isang beses lang sa buhay mo. Diyan kung nagkataon na lumalabo ito sa ating bansa. Ang Galleon Andalusia ay nagpapaalala sa atin, bukod sa ating mga binabasa sa mga aklat ng kasaysayan, ay hindi lamang mga konsepto sa mga ideya ito, ay buhay na patotoo at patunay na ang Pilipinas ay kabilang at isa sa sentro noon ng ekonomiya ng mundo. Ito po si Leo Rosales. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood. Nawa po'y may kapulutan po tayo na aral sa aking kwento tungkol sa sinaunang barko at kung ano ang kahalagahan nito sa atin. And that's it for today's video. Thanks for watching. Until our next vlog. Bye-bye! Thanks for watching. Please like and share. And don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our Facebook page. Oops! Thank you. God bless everyone.